Pinapalabas niya po na nilandiko siya na ego lang namin na naglaro for fun. Para po sabihin ko sa kanya, hinarap niya po yung nanay ko, yung pamilya ko, pinakilala ko po siya. At inassure po niya na talagang mahal niya po ako. Okay. Tapos ka na, ano? Opo, sir. Okay. Doctor ko, your mother further stated in her interview that you were high po. when the video was taken with Miss Halili. The one with Miss Katrina po. That is true po. Depende po ano pong video po. Alam mo, silence. Pasensya ka na, talagang sa totoo lang hindi ko pa napapanood eh. Well, anyway, nung sinasabi mong high ka, yes, during that particular video, nakapag-set up ka pa at nakapag-arrange ka pa ng mga gadget para bumuti yung mga angulo. Apo. Ibig sabihin, you were still in your conscious mind when you had that app videotape. Sir, I have 4 videos with Katrina Halili. The first video po, where she was dancing and I look stupid dancing as well. The camera was right in front of us. Yes, when you videotaped when you videotaped it, high na high ka sa drugs nun? Yung una po, yun. May I enumerate po? The second one where she was dancing alone, I was right in front of her. Sagutin mo muna yung tanong ko. Huwag ka muna tumalon dahil makakalimutan ko yung tanong ko. Nung nirecord mo yung eksena ng yun, high na high ka? Which one po? Ilan ba yun? 4. Ha? Apat? There are 4. Kasi hindi ko napanood eh. So, ibig sabihin, nung nirecord mo o videotape mo yung eksena ng yun, nung high na high ka, hindi masyadong umepekto sa'yo yung droga na allegedly, na binigay sa'yo ni Katrina dahil nakapag-videotape ka pa eh. So, walang masyadong effect yung drugs na allegedly binigay ni Katrina. Sir, ang effect po ng ecstasy, it's not a change in consciousness po, but a change in behavior. So, paano ka nag-behave? Anong klaseng behavior? I behaved badly, I guess. Sir, I mean, may I just state that I am not attributing those unusual deeds to drugs. I'm just stating the fact, sir, and when you asked me the question if I took drugs and who supplied me the drugs, I gave my honest answer. And sir, I can name the names, if necessary, of those people who buy the drugs for Katrina. And I know her friends. But sir, maybe this is not the right forum. Sinabi mo, alam mo yung pinagkukunan ng drugs ni Katrina. Hindi ko po alam, sir, kung saan niya kinukuha, pero alam ko po kung sino bumibili para sa kanya. Eh, ikaw, alam mo yung kung sino bibili sa kanya. Yung supplier mo, ay banggitin kung sino. Sorry po, wala pong third sa akin. Sorry. Siguro, sir, kung may executive session, mas maganda po. With the permission of Senator Estrada, the affidavit of Dr. Vicky Bello corroborates a lot of the very accurate information given to me by a source I cannot reveal. However, there is a gray area, and I believe this gray area has to do with the drugs. And there is also belief that the person who bought the videos may be also involved in other things, in drug dealing. Ganyang ba kalaki at kalaking tao yung drug dealer nyo na nayon binabantaan ang buhay nyo? Sir. Kaya ako nagpatawag ng hearing na ito dahil sa hindi lang sa angulo nito, kung hindi mukha yatang lumalalim na dahil sa mas malaki ang problema dito sa drugs. Yes, sir. Pwedeng malaman kay doctor ko kung ganito ba kalaki itong galaking tao at ka-powerful itong tao na ito, yes, na ma'am, magbabanta sa inyong buhay. Yes, ma'am. This guy is very, very powerful. And he knows the generals, he knows everyone. He can have me killed anytime. I'm sorry I took some time from Senator Estrada. Senator Revilla will ask, but I will deem it fit
because it has to do with security later on, should Dr. Ko wish to reveal to me who the person is, and that in executive session, that will fill in the gaps. I've known the story all along, and I need someone to corroborate it, at which point perhaps we will have to give you security. Senator Revilla. Thank you, Madam Chair. Okay, Dr. Ko. Dr. Hayden Ko. Anong pakiramdam mo ngayon? Shame, guilt. Okay. Anong nararamdaman mo ngayon na kaharap mo si Miss Katrina Halili na sabihin nating nababoy ang buhay dahil sa video na ginawa mo? Answer. The same, sir. Shame and guilt. Sa dami ng mga buhay na sinira mo ngayon, in front of your mom. Yes, sir. Na I'm sure she's also hurt. Yes, sir. Naniniwala ka ba na sa lahat ng mga nangyari na to, wala kang dapat panugutan sa ating batas? Meron po. So naniniwala ka na ikaw'y dapat parusahan? Whatever's under the law po at this current moment. So tinatanggap mo na ikaw ay nagkasala sa ating batas? Opo. Okay. Sinabi mo noon na para sa personal diary mo, itong mga videos, kaya mo kinunan. Totoo ba ito? I think, sir, I was misquoted, sir. Misquoted? Ang galing ito mismo sa abogado mo. May I elaborate on that, sir? Okay, go ahead. Okay, sir. When I said that, sir, what I also wanted to say was that when I made these videos, honestly, I myself don't know the reason why I did this. I have been undergoing psychotherapy. We heard this from your lawyer before. Sorry. Ito mismo yung mga lumalabas sa pahayagan. Because ito daw yung personal diary. For personal kids, yun nga lang, nanakaw. Yes. Is this correct? Yes, sir. Pero ang hindi po, para sa akin po, hindi po lahat ng naririnig ng media ngayon is either correct or complete. Nanggaling ito mismo sa abogado mo? Sir, yes, totoo po ito. Pero sinasabi ko lang po na this is just one of the theories kung bakit ko nagagawa yun. Honestly po, I have been undergoing psychotherapy and we have been tackling this issue, figuring out why I do such things or why other people, men or women, do such things. It is possible that parang, you know, for a guy na nagtatago siya ng journal, it is also possible that this has something to do with my childhood or a past experience, or a past experience. May I tell you, sir, that actually the first video experience that I have, sir, ako po ang kinunan ng video ng isang babae at hindi ko po alam. Ikaw ang unang kinunan ng video. So, ginaya mo? Hindi naman po sa ganun. Sir, honestly, again po, hindi ko po alam ang sagot sa tanong na yan kung bakit ko ginagawa. At tapos sinabi mo, di ba, na si Miss Katrina Halili, pinatake ka ng drugs, kaya nagawa mo na kunan ng video. Sir, may I reiterate, sir, that I am not attributing the drugs to the taking of the videos. Okay, alright. Pero, para sa'yo, itong diary nito, so, itong diary mo na sinasabi, so, yung diary mo, it's your personal keeps. Sir, nagamit ko po, sir, yung word na diary, but if I may correct myself, sir, that is not a diary. I'm not keeping a journal of my sexual experiences, sir.
May I correct myself, sir? I will... Yung mga binivideo mo na pang sarili mo. Yan. Opo. What do you mean po, sir? Yeah, so binivideo mo yun pang sarili mo. Yes, sir. Pang sarili mo lang? Opo. At no intention. Hindi mo ito pinapakita sa mga kaibigan mo? Hindi ko po ito pinapakita sa mga kaibigan ko. Are you because, sure? Hindi yes, mo kinukwento? Because this is something that I am very, very ashamed of. This is...